Padre Pio sa Cebu, bigla na lang daw may tumagas na langis na ayon sa mga deboto, isa raw milagro. Halos mapaluha sa galak si Rosemin pagbisita niya sa Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Marigondon, Lapu-Lapu City sa Cebu. Nung nilapitan kasi niya at ng kanyang anak na si Roward ang nakalagak sa simbahan na replika ng imahe ni Saint Padre Pio, may nasaksihan daw silang milagro. May biglang nag-spark sa mata ko. Parang yung salamin na natamaan ng araw. It's one. It's there. Oh my God. Bigla na lang daw. Naglangis. Meron pong akong nakita. Parang may tumatagas paunti-unti hanggang sa medyo dumadami na po. It was not there. Now it's coming. Oh, Jesus' name. Papa Pio. It's a miracle. Yes, it is. Nagamilagro si Papa Pio. Yung reaction ng anak ko sa miracle. I thought it was just a coincidence. When I looked a little bit more, there was hair and oil. Tinawag ko na yung mga tao, kinakaway ko na sila. Tinuturo ko yung tumatagas dun sa right side ni Father Pio. It's coming. Thank you. Where? It's one. It's there. Oh my God. May ilang naglabas ng panyo. Okay, baby, bonus mo daw. Yeah. Okay. Miracle. Tingala ko gamay lang siya niya ni Dagan siya. Isa na naman ba itong patutuo sa mapaghimalang paring santo? Ang kumuha ng video, si Rosemin na nung una aminadong ni hindi kilala si Padre Pio. Nung pumunta po ako ng simbahan, ang iniisip ko lang that time sisindi ng kandila. Di ko na-expect may mass po pala. Nasaktuhan naman niyang nakadisplay ang replika ni Padre Pio na galing pa sa headquarters nito sa Rotondo sa Italy. Gawa ito sa olive wood, may timbang na 260 kilos at taas na halos 6 feet. Sa replika na ito, na engraved or embedded yung first degree relic ni Padre Pio, which is strands of his hair. Kahulmang kahulma raw nito ang labi ni Padre Pio na nakahimlay sa huli nitong hantungan sa San Giovanni Rotondo sa Apulia, Italy. So from December 30, nagstay siya dito. It's a miracle! Yes, it is! Nagamilagro si Papa Pio. Bago raw ang anya, milagro ni Padre Pio, tila makailang beses na raw nagpakilala sa kanya ang paring santo. Meron po nag-flash sa Facebook ko, yung nag-offer po siya sa akin na magbibigay daw po siya ng kwintas and then libre po daw yun. Isang araw na lang daw, may natanggap siyang parcel. Pagbukas ko, yun po, si Father Pio po. Sinuot ko na simula noon yung kwintas. Hindi lang daw ang relasyon niya sa Diyos ang tumibay. Bumuti rin daw ang kanyang kalusugan. Every month, pag before dumating yung monthly period ko, masakit yung katawan ko, pagod ako, hindi ako kumikilos. Wala po akong nararamdaman katulad before. Pati po yung acid problem ko, parang nawala po talaga. Yung anak ko, pagka masama yung pakiramdam niya, sinasabi niya sa akin, Mami, can I borrow yung necklace? Pinapasot ko rin po sa kanya. Yung anak ko kasi asthmatic yan, Mami. Galing siya sa school. Umuwi siya kasi masama daw yung pakiramdam niya. Sabi ko, sige, suot mo ka ako tong kwintas. Sabi niya, Mami, I'm fine now. I'm feeling better. Mula noon, nagsimula na siyang ma-interes kay Padre Pio. Sinerge ko po kung sino po si Father Pio. Doon ko na po nalaman na healing, may mga ganun pong ano si Father Pio. Si Padre Pio o Francesco Forgione, Italianong pare na nakilala sa kanyang kababaang loob at mga pagkakawang gawa para sa mga mahihirap. Siya ang patron para sa Civil Defense Volunteers, Stress Relief at Adolescents. Namatay noong 1967 at isa sa pinakabagong katolikong santo na kinanonize ni Pope John Paul II taong 2002. Siya ang unang pare na nagkaroon ng stigmata. Yung mga samad ng Panginoon lumabas sa kamay niya. May gift siya to read the mind and the heart of the penitent. Padre Pio is one of the saints na up to this time, very strong yung influence. That's because of sa life niya, no? He shared so intimately the sufferings of the Lord for 50 years. So I think because of that gift of sharing
the wounds of Jesus in his body, miracles would naturally happen. Isa sa makapagpapatunay ng himala ni Padre Pio, ang kapwa niya pare na si Father Bonaventure na nag-agaw buhay Enero nung nakaraang taon dahil sa acute heart failure. I have the bleeding, mayroon ding hemorrhage. I really ask Padre Pio that nothing of a medical instrument should touch my body. Habang nasa ospital, ipinag-pray over si Father Bonaventure hanggang ang mga dumalaw daw sa kanya. May napansing kakaiba. While I was in the hospital, may mga nagvi-visit. Mayroong isang friar, si Fra Anthony. While he was watching me yung madaling araw, he saw a kind of shadow na isang parang friar din na nakatingin sa akin pagkatapos umupo sa gilid ng bed ko. Sa pagkwento ni Fra Anthony at that time, maya-maya dumating yung si Brother Richard, dala yung relic ni Padre Pio as if it was a confirmation na sino yung nakita niya, it was really Padre Pio. I really attribute that miracle, that healing, to really to Padre Pio. Especially with the angiogram and angioplasty na hindi na ako dumaan sa ganung proseso. I'm very grateful to Padre Pio because I know and I so believe that siguro hindi pa tapos yung dapat kong gawin bilang isang pare. Taong 2018, nung unang dinala sa Pilipinas, ang incorruptible heart ni Padre Pio. Isa sa pinakamainit na tumanggap dito, mga deboto sa Cebu na nakasaksi sa di umano milagrosong pagtibok ng puso ng paring santo. Pero pagdating dito ng Cebu, tumibok yung puso. So marami pong naka-witness nun. Grabe talaga yung pananalig ng mga Cebuano. Makalipas ang 5 taon, ang sacred replica naman ni Padre Pio ang dinala sa Our Lady of the Sacred Heart sa Marigondon sa Lapu-Lapu City bago ito ilipat sa permanente nitong tahanan sa Sanktuaryo de Padre Pio sa Pulang Bato sa Cebu. Kaya ang deboto na si Grace natuwa nung nabalitaan ito. Utang na loob daw kasi niya kay Padre Pio ang kanyang paggaling matapos siyang ma-stroke nito lang nakaraang taon. Grabe ang depression ko po. Yung trabaho ko kasi lakaran, takbuhan, tapos bigla na lang naging ganyan. Yung hindi ka na makatayo, hindi ka na makalakad, ang sakit-sakit. Hindi ko pa masyadong kilala si Padre Pio. Nakikita ko lang yung imahe niya. Sunod na may nagbigay raw sa kanya ng prayer book ni Padre Pio. Ito yung prayer book na laging dala-dala ko. Kahit sa pagtulog, kasama ko talaga. Inalalagay ko sa unan ko po. May nagsabi sa akin, Grace, may ni Padre Pio. Sige, punta tayo manoy. Healing mass. Hirap mang gumalaw, nagpursigi si Grace na dumalo sa healing mass. Tulak-tulak ng wheelchair. Ang gaan ang pakiramdam talaga. Yung parang stress mo, yung depression mo, nawawala. Ganun, parang nagbigay siya ng strength. Isa pa raw sa nakatulong sa kanyang paggaling, ang pag-inom ng tubig na hinaluan niya ng petals na nahulog daw mula sa relic ni Padre Pio. Ito po yung gel na ginagamit ko. 2 ganito maubos ko sa isang araw. Maganda na nakatulong sa kanya yon marahil dahil pag-inom ng tubig, no? So, ang pasyenteng na stroke, importante yung hydration. Pero maaaring hindi safe na dumadampot galing sa lupa or sa maruming lugar, tapos yun yung gagamitin para iinumin. Maaaring makasama. Makalipas ang ilang buwan mula nung na-stroke si Grace, unti-unti raw bumuti ang kanyang pakiramdam. Katunayan, balik trabaho na siya ngayon. Malaking pasasalamat ko sa mga nagpipray sa akin kay Padre Pio natural. Kasi naku, nakita naman, nakatayo na ako. Pinakita niya talaga yung miracle niya sa amin. Kasi akala ko talaga wala na eh. Pero I thank God talaga. I thank Padre Pio for helping me. Po yung ano po, yung fit to work ko po na binigay sa akin ng doktor ko na ang saya niya din nang makita niya akong nakatayo at nakalakad na. Ang maipapayo ko sa mga stroke patients natin, 1, alamin po ninyo yung sakit ninyo kasi ang kaalaman ang magiging sandata ninyo para sa tamang landas ng recovery. So tama po yon, mag-follow up kayo sa mga doktor. Hindi kami ang sagot sa lahat ng sakit sa mundo. Kasama pa rin dyan yung pananampalataya. Yung may pananiniwalaan ka, na may inaasahan ka na tulong na manggagaling sa Diyos para makarecover ka, malaking bagay yon. It's one. It's there. Oh my God. Samantala, para mabigyang linaw ang di mano pagtagas ng langis mula sa replika ni Padre Pio, ang imahen, sinuri ng eksperto. Oil talaga. Ano ba siyang reflection pa? Andito din, no? Best way talaga, ma-inspect yung anong klaseng oil. Kasi pag chemical siya na oil, like sa paint siya na oil din, chemical reaction talaga.
Ayon sa eksperto, ang nakitang likido o langis. Assessment namin is talaga yung chemical reaction. Like sa covering before you paint, pag hindi sila nagmatch, pwede yun mag-react. And also temperature, yun yung pinakamalaking factor. It comes from Italy, from a cold weather. Pag yung temperature is mainit, umi-expand yung wood. Tapos pag temperature cold, nagsistrength yung wood. Dahil sa mukha, sa bird, marami sigurong butas-butas yan, na-trap yung mga chemicals dyan sa loob. When the image arrived, malamig yun kasi galing sa Italy. Siguro, nag-absorb siya ng tubig, and then after 5 days doon sa Marigondon, when it has dried, so yun, naglabas yung tubig. Ang milagro ay dinideklara yan pagkatapos ng masusing investigasyon na ginagawa ng simbahan. At ang investigasyon ay binubuo ng mga eksperto sa simbahan, mga teologo, meron din dyan ng mga scientists at iba pa. No? Milagro man o hindi, hindi pa rin magbabago ang faith ko kay Father Pio. Mas paigtingin natin ang buhay, pananampalataya, sa pamamagitan unang-una ng pagdarasal, pagsisimba, at pangungumpisal. Ang pagsampalataya sa Diyos, may milagro man o wala, dapat consistent. Marami ang pwedeng kumontra o magduda. Pero para sa mga nananampalataya at mga naniniwala, nasa puso nila ang Himala. It's a miracle. Yes, it is. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.